to MR Boss Amo Channel. Ang topic natin ngayon guys ay i-review ko lang ito ulit kasi magtatanim kami ng kamatis. Magbabaging tayo ng panibago na naman na kamatis avatar ang itatanim natin. So bago niyo panoorin itong video na to guys, mag-subscribe muna kayo. So kung tapos na kayo, let's start. Umpisahan na natin. Sa pagbabaging naman natin ng kamatis ay unang-unang gagawin natin magpre-prepare tayo ng bed. Pangalawa naman, kukuha tayo ng lupa, tapos prepare natin yung organic. Ihalo natin doon sa lupa kahit anong gaano kadami, basta wag naman yung puro lang organic, may halo naman siyang lupa. Ang gagamitin naman natin sa pagbabaging guys, ayan guys oh, dahon lang. Kasi traditional nga ang gamit natin na sa probinsya lang tayo. So ganun lang ang tips ko sa inyo guys. Sa pagbabaging naman sa dahon, simple lang, madali lang yan. Panoorin na itong video na to para matuto kayong magbaging. Guys, pag may mga uod o kaya langgam o ants sa lugar na hinuhulugan natin o kaya sa mga baging, pwede natin siyang isprehan ng insecticide, yung para sa langgam. Pwede na rin lambda na reagent ng insecticide para naman hindi siya tangayin. Yun. Pwede din itong lagyan nito guys oh. Nutriplant SD powder nutritional supplement to enhance seed emergence and root growth of agriculture crops. So mabibili niyo ito sa mga agricultural supplies. Hindi ako nagpo-promote ha. Papakita ko lang yung ginamit namin para gayain ninyo. Tsaka ito yung semilya na ginamit namin. Ayan, hybrid tomato avatar F1. So ito yung semilya na bilhin nyo. Marami ito sa mga agri supplies mabibili ninyo. Pag hindi kayo makahanap, mag-PM lang kayo dito sa o comment kayo sa baba. Tuturo namin kung saan kami bumili. And guys, tulong-tulong kami sa paghulog para madali matapos. Kakaunti lang naman to, 4,000 hills lang ang uhulugan namin. Siguro mga 2 oras tapos na namin to kasi mabilis itong mga kasama ko maghulog. Oh. Ayan sila. Oh. Hindi pa nga ako tumulong yan. Pag tumulong ako, ay higit pang bibilis pa. Pag-ano namin. Pag-gawa ng holes. Ayan oh. Pinaikot-ikot pa na yung kanyang kahoy na pangan niya. Pangbangag, panggawa ng holes. So, samahan nyo kami guys. Ay, makahangos si kuya. Nagawa tayo nito. Para makatanim na tayo. Tapos na kami maghulog. Ito na naman ngayon, mag-i-spray na naman tayo ng chemicals. Para doon sa mga ants na hindi nila tangayin yung ating mga similya na nakahulog na. Tsaka isa din, dapat din talaga siya basain yung ating mga baging. Dahil medyo tuyo ang baging, binuksan natin siya para naman mabasa din yung mga similya na naihulog natin. So pag nag-spray kayo, haluan nyo ng chemical yung pang-spray na tubig para naman siya ay mabasa at madaling tumubo yung ating naihulog ng mga similya na kamatis. Yan na guys, tatapos na siya mag-spray. Tatabunan na siya ng dahon. Kung wala kayong dahon, mga damo. Pag wala namang damo, trapal at saka lagyan sa ibabaw ng lupa. Pag dito, marami namang dahon, dahon lang muna kasi malamig ang dahon. Spray tayo ng foliar dito sa ating bagong sibol ng mga similya ng kamatis. Sa mga nagtatanong naman, ang kamatis natin ay avatar ang ating similya. Pero ang target nito guys na itatanim guys ngayong March 23, 2021. Oops, ako sa inyo guys. Pag nag kayo nito na guys, naghulog kayo, dapat ibabad nyo sa mabasang basa na kung hindi man ninyo ibabad ng tubig, ilagay nyo lang sa mabasa-basa na
damit para naman mag-open yung ano niya, germination niya, at madali siyang sumibol. Kasi nung itong mga malalaki na, mga naunang tumubo, medyo ito pumaltos ang konti. Kailan naka-recover din siya kasi nabutan siya ng ulan. Pero ang kagandahan guys, magbasa kayo ng damit, tapos pigaan nyo, tapos doon nyo ilalagay yung similya. Nang dalawang gabi, itago nyo sa madilim-dilim na lugar, lagay nyo sa plastic o kaya lata sa madilim na lugar, itago nyo para sabay-sabay siyang tumubo. Katulad nito na prick namin, ayan, katulad nyan, parehas talaga sila lahat ang height. Yan ang ginawa namin na sample, kasi nga akala namin yung similya ay bago lang, ay luma na palang similya. Yun ang gagawin nyo guys, tips ko sa inyo para hindi magano magkapares yung tubo, hindi katulad nito sa amin na may maliit pa, may mataas na, may matangkad na. Kaya yun ang kagandahan guys na gagawin ninyo. Guys, nakita nyo dito guys, meron pa siyang balot na dahon. Ayan, kasi tinanim namin guys, tag-init. Kaya namin hindi namin siya tinanggalan ng dahon para hindi magalaw yung kanyang mga roots, kanyang mga ugat. Hindi magalaw. Ayan siya oh. So sa edad niya na 10 days guys, ayan yung mga ugat niya na tumutubo. Ayan oh, close up natin. Ayan yung mga tumutubo niyang ugat. So pag ganito guys, pwede na natin siyang i-heal up katulad ng ginawa namin ngayon. Ito, heal up pa namin na siyang konti lang. Ganyan. At nilagyan namin siya ng abono. Ito naman guys, makikita ninyo. Ayan oh, meron siyang abono. 1846 ang ginawa namin abono nito. Ayan, hanggang doon. Tapos tatabunan namin siya ng lupa ng konti din, para hindi naman siya ma-evaporate at saka hindi siya anurin ng ulan pagka may malakas na ulan. Ito yung mga abono. Ayan. So medyo green na yung dahon niya. Ayan oh, titingnan ninyo. Medyo green na yung dahon. So hilapin natin ngayon guys. Panoorin nyo kami. Kasi sa purpose ng mag-heal up ay kailangan natin magkaroon siya ng mga bagong dahon para mabilis siyang tumubo guys. Hilapan siya, hilapan natin ng konti para itong ano na to, itong portion na to ay magkakaroon siya ng mga ugat-ugat. Yan. Pag magkaroon siya ng ugat-ugat, magpuproduce din siya ng mga dahon kasi nilagyan natin na siya ng abono sa paligid. Tapos hilapan natin siya. Dito, itong portion na to, ayan, magkakaroon siya ng mga ugat dyan, ugat, ugat, ugat lahat. Ayan yung mga kakain ng mga fertilizer doon sa paligid niya na nilagay natin. Sa kailangan talaga heal up siya ng konti. Guys, yung ating pananim guys, ay meron na siyang, nagbubuntis na siya. Oh. Meron na siyang tatlong bulaklak na maliliit. Ay, malapit na siyang magkaroon talaga ng bulaklak. Ito ay ano pa lang siya. Vegetative pa lang. Ito yung kamatis guys na tinanim nung March 23. Ngayon ay malaki na siya. Ito nga, may bulaklak na siya. Oh. Pero guys, kailangan na natin mag-pruning. Makikita ninyo, meron na siyang mga sucker guys. Ayan o. Oh. Ano sa mga sucker? So, pruning na tayo. Kasi pag hindi natin ito tanggalin guys, ang mangyari sa mga bunga niya ay mga maliliit. Kailangan, para mag-focus siya doon sa mga bunga niya dito, sa bulaklak niya, nagiging bunga, tanggalin natin yung sucker. Ayan yung purpose niya guys. And then, isa din, kakain ito ng fertilizer, pero hindi naman siya mamunga ng malaki. Mga maliliit lang. Experience ko na talaga guys, na sa dami ng panahon na pagtanim ko ng kamatis, ay kailangan talaga tanggalan ng sucker. Maliliit lang talaga ang bunga, tsaka medyo pandak yung ating kamatis pagka hindi natin tanggalin ng sucker. So ito na, tanggalan na natin. So ayan na guys, tapos na siya.
saka mag-concentrate na yan siya sa kanyang bulaklak bunga at mag ano na yan siya, magkaroon na siya ng sanga V para dumami ng dumami ang kanyang mga bulaklak. Kamatis natin na tinanim natin ay isang buwan at isang araw na ngayong araw na ito. Ito yung condition niya. Isang buwan at saka isang araw guys ay mag-uumpisa na tayong maglagay ng stake sa ating mga pagtilis sa ating mga kamatis. Kasi matutumba na ito pag nagkakaroon na siya ng bunga. At yung kanyang mga dahon ay mataba na rin at mabigat na. Ay matutumba na siya. So after heal up guys, yung closing na natin ay maglalagay na kayo ng stick. Katulad niyan nakikita niya sa screen ngayon. May mga stick na nakatayo. Kaya nag-uumpisa na kami. Kasi ilang araw na lang magpo-produce na siya ng bunga. Ay halos lahat naman siya ay nagpo-produce na siya ng flower. Maayos din yan. Guys, tuturuan tayo kung paano mag-try na hindi naman siya ganong simple lang. So, pwede na. Mga gusto ng balls, ito naman siya, eh, trying lang to. Kasi nga, mahal nga yung balls. Pero bago ni panoorin itong video na to guys, mag-subscribe muna kayo. Para bigyan nyo kami ng buhay. Kung hindi kayo mag-subscribe, wala rin kami. Kasi hindi kami mabuhay. Kaya yun lang ang hiningi namin sa inyo guys, mag-subscribe lang kayo. Para tuloy-tuloy ang ating video. Marami kayong matutunan dito guys. Tuturo namin lahat ng mga secrets ng pag-garden namin. Tuturo namin sa inyo. Kasi may kasabihan, di ba? Experience is the best knowledge. Marami kang matutunan doon sa pag-aaral mo, kayari at ipulong ka. Pero iba din sa field, kasi outcome to. Kani? Nurot ang bateri na ako karoon anak guys. Kaya na yung cameraman. Harvest tayo. Ito yung harvest natin sa pananim natin. Yung tinanim natin noong March 23. Ayan, nag-harvest na tayo. At saka guys, yung mga hindi pa marunong magawa ng ano, ng sorting table, ito yun, gayaan nyo lang yung nasa video natin na makikita ninyo. Ito yung ginawa naming sorting table guys.
So ngayon naman, sorting na tayo. Ihiwalay natin yung big at saka medium at saka small. So medyo maganda-ganda ang presyo ngayon guys. Nasa 1,000 per box. Ito farm gate price. Swerte tayo. Pasalamat tayo sa Panginoon. Guys, tapos na mag-harvest. Guys, kulang yung mga kahon natin para sa ating harvest na kamatis. Kaya nagpa-deliver tayo ngayon dito ng isang multi-cub na kahon. Kasi kagandahan nga naman ang presyo ngayon. Kaya padagdag tayo ng kahon. Guys, ito na yung na-harvest natin kanina guys. Kinakarga na dito sa truck na to. Papunta na sa bintahanan. So guys, sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na kayo. And don't forget to click the notification bell. Shout out nga pala doon sa mga naano doon sa video ko reviews. Maraming salamat sa inyo sa papanood niyo sa aking video. Bisa utang antar cuy. Antar jar cuy. Ya kada ya. Okay, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood sa video na ito. Kita-kita tayo ulit. Bye-bye. Sa next video ko. See you.